Balik normal na ang operasyon ng NAIA Terminal 3 sa Pasay matapos ang 8 oras na brownout nitong Sabado at Linggo. Inaalam ngayon ng DOTC kung sino ang mga posibleng nagpabaya kaya nangyari ang insidente. Makibalita tayo kay Bam Alegre. Problema sa isa sa 10 power generator ang sanhi ng brownout sa NAIA Terminal 3 kahapon. Ayon ito sa Department of Transportation and Communications. Posible rin daw nagkaroon ng problema sa maintenance sa mga backup na baterya. 15,000 pasahero ang naapektuhan kahapon. Halos 100 flights kasi ang na-delay o kaya ituluyang nakansela. May ilan pang pasahero nagwala sa terminal matapos maantala ang flight. Sa kuwang ito ni Hugh Cooper Amieral Villar, galit na galit ang pasaherong si Amy Park. Sabi ni Park, ang flight nila na alas 4 sana ng madaling araw, nalipat ng alas 4 ng hapon. Nakakaawa raw ang mga batang kasama nila na mahigit 10 oras naghintay sa paliparan. Dahil sa aberya kahapon, ngayong araw dumagsak ang napakaraming pasahero. Bumaba ang pila papasok sa paliparan. Pati trapiko, humigat ng gusto. Normal talaga siya kasi maraming mga ano ngayon eh. Departure ngayon eh. Ayon kay CAAP Deputy Director General Rodante Hoya, wala naman nangyaring banta sa seguridad ng mga pasahero sa loob ng 8 oras na brownout. Ang tanging epekto lang daw ng brownout ang pagka-delay sa pag-take-off ng mga eroplano. Ang DOTC alamin daw kung sino ang mga posibleng nagpabaya kaya nangyari ang insidente. Una namang iginiit ng Meralco na maayos na gumagana ang power circuit sa kanilang substation sa NAIA at wala raw naging problema sa daloy ng kuryente. Ang load sa kuryente raw sa mismong NAIA ang nagka-problema kaya nagka-brownout. Bam Alegre, GMA News.